Hello guys, good day ulit sa inyo. So, nandito na naman tayo sa isang topic na ating mga PSE Stock Trendings Review. So, sa araw na to, November 14, ito ang ating part 1. So, ang discussions natin is tungkol kay Jollibee, GFC, KPPI, IDC, FNI, at PIP. So, guys, bago tayo magpatuloy, pakibasa muna ang ating disclaimer. Okay, so diretso na tayo sa ating discussion. So, ang unang i-discuss natin is si JFC. So, sabi nga natin kahapon guys, nung nagkaroon siya ng red candle dito sa area na to is nakadrawing na tong support line natin na 212.61 pesos. So, nung nag-start nga siya ng umaga, na-break niya kaagad tong resistance line na to. So, as expected natin, dahil nga ang trend ng Jollibee long term is downtrend siya dahil nga below 100 MA itong violate line natin. Tapos yung na-drawing natin na trend line is pababa din. At yung mga RSI sa MACD is going down din ang direction. So expected natin sa araw na to na bumagsak si Jollibee. So naglabas na siya ng earnings niya kanina. So although positive naman yung earning niya, 4.48%, pero kung ikukumpara mo kasi ito sa previous earnings niya, so masyadong napakababa na ito. So, nagbuhos yung mga investors natin dito kanina. Tignan natin yung kanyang 5-minute chart. So, ayun nga guys. So, nung ma-break niya yung resistance niya dito sa candle na to, ang laki ng volume na nag-sell sa kanya. So, after nun, hindi na naka-recover yung price niya hanggang hapon. At nitong closing line nga ay binagsak siya. At ang laki ng volume na nag-sell sa kanya. So, in the short term, hindi maganda ang nakikita natin dito kay Jollibee. So, para sa mga value investors, so ito, para ito sa kanila. Kasi nga, ang tinapahalagaan nila is long term. So, sa atin naman na short-term investor, tignan natin kung saan ang magiging next support niya. So, actually, nandito na siya sa kanyang next support. So, red candle pa rin siya. Hopefully, bukas. Kasi biglang nagkaroon ng bear trap dun sa biglang pagbaba ng price. So, hopefully, mag-rebound siya. So, maliit lang magiging trading range na available dito. So, around 4.56%. Yun ay kung mag-recover yung kanyang price. Pero dahil sa very red candle to, para mag-reverse siya, kailangan natin ng Dow G sa kanya. So, in-expect natin na baka bumaba pa to ng konti. So, ang next resistance natin is nandito sa 192.85. So, yan yung in-expect natin na next na baba ni Jollibee. So, hopefully, hindi naman siya pumunta dito, pero ito kasi yung next na support niya, which is negative 4.49%. Okay, so tignan natin yung public sentiment dito kay Jollibee. So, ayun. So, kanina nga guys, negative 78.83 million yung nag-sell sa kanya. So, lahat na ng indicators natin ay bearish at halos 2 weeks nang nagbibenta yung mga investors natin. So, tignan natin ang public sentiment dito sa social live feeds. Sabi ni Neo, FOMO na ba ako kay Bubuyog? Haha, buti na lang wala pa sweldo, wala pang choice. So, nag-aabang itong si Neo. Sabi naman ni Kalushin, JFC, last month inverted head and shoulders pattern ko sa'yo, ngayon bumulusok ka nga, pero pababa naman. So, hindi niya akalain na bababa si Jollibee. Tapos kay Wanyu, ayan, namayat na si Jollibee. Dito naman kay Kent Ingrid Martin. So, mukhang nag-aantay ng 13-month pay daw yung price niya. At ang prediction niya is negative 175.96 pa yung magiging price ni Jollibee. So, wala tayong makitang short-term trading range dito para kay Jollibee. So, hopefully sa susunod na mga araw, bumaba yung selling volume at magkaroon siya ng reversal candle. Okay? So, yun ang ating bias ngayon kay Jollibee. So, punta naman tayo sa isa pang laging trending na stock itong si KPPI. So, sabi na nga natin sa previous vlogs natin is
uptrend ang short-term direction ni KPPI. Pero nung nakaraan nga, nung mauntog siya dito sa resistance na around 15.47, nagkaroon siya ng tinatawag natin na Dow G. So, tapos yung next candle niya is na-confirm as a negative candle. Pero kanina, maganda yung nangyari sa kanya, guys, ha? Bumalik siya ng 6.17%. So, kung titignan mo yung kanyang volume, mukhang bumalik yung mga nag-sell kahapon. So, guys, buhay pa rin itong si KPPI. So, plot natin yung kanyang trend line. Balik natin para makita natin. So, meron tayong in-expect na maliit na bounce kay KPPI. Or rather, malaki pa rin pala ang kanyang upside. Kasi ang napaplot natin sa kanyang susunod na resistance is more than 8%. So, as a trader, buhay pa rin itong si KPPI. So, kung titignan mo naman yung kanyang RSI movement, so maganda yung bounce niya, guys. Gusto ko yung ganitong setup kasi dun sa trend line ng RSI is nag-bounce siya. Tapos, bukas na bukas pa rin yung kanyang MACD. So, sa ngayon, in short term, maganda itong nangyari na candle dito kay KPPI. So, tignan natin ang sentiment ng public dito kay KPPI. So, maliit lang yung kanyang net foreign buying, nasa 1.14K lang. So, tapos lahat ng indicator niya is nag-green ulit siya. Wala masyadong foreigner dito. So, malamang mga locals ang nagpapagana sa kanya. So, sabi ni JCNA Marathon, KPPI, get up and hit pierce that resistance. So, yun nga, parehas tayo ng prediction sa kanya na possible i-hit niya itong resistance level na nakikita natin. Okay? So, hanap tayo ibang comments. Sabi ni Confirmation, KPPI, hi, naging busy bigla, buti na lang. Nasakyan kita nung app hapon at hindi mo ako binigyo. Malayo pa to. Ayun. So, nakasalo itong si boss sa Confirmation. Okay? So, yung public sentiment dito kay KPPI at ang bias natin ay parehas. So, in the short term ay possible na mag-rebound pataas yung price natin. Okay? So, punta naman tayo dito kay IDC. So, nung isang araw, ang sabi natin guys is uptrend itong si IDC para sa short term. Kasi nga, kung makikita mo yung ginuhit nating trend line sa kanyang short-term na prices is pataas siya. Tapos, yun nga, nagkaroon siya ng malaking volume. Tapos, yung RSI sa MACD is maganda pa rin naman siya. Pero kanina, guys, parang bumagsak yung presyo niya dito. No? Tignan natin yung kanyang 5-minute chart. So, sa kanyang peak na 7.26, biglang nagbuhos kanina. Siguro gawa to ng sentiment sa overall market kasi yung PSE natin is down na down kanina. Pero yun nga, pagkatapos ng malapit na yung yung hapon before closing is pumitik bigla yung mga prices natin. So umakyat ang price niya at pumunta dun sa half body ng ating previous candle. So sa ngayon, so nagkaroon siya ng medyo malaking nagkaroon siya ng malaking selling volume. So, hopefully, makarecover siya bukas at ang next resistance level natin ay nandito sa 7.43. So, kung sa trading ka, meron siyang maliit na upside is about 5.07%. So, tignan natin yung public sentiment dito kay IDC. So, yun nga, yun. So, nagkaroon nga guys ng negative 1.03 million foreign selling sa kanya. Kaya pala bumagsak yung price niya. So, lahat pa rin naman ng kanyang MA indicators ay positive. So, halos karamihan ng kanyang mga indicators ay positive pa rin naman. Pero yun nga, after mag-accumulate ng ilang araw yung mga foreigners, is nagkaroon siya ng negative 1 million selling sa araw na to. So, tignan natin ang sentiment ng social live feeds. Sabi ni Swan, so mukhang positive siya kasi green yung Heiken Kineshi candles niya. So sabi naman ni Kamoting Trader,
Dividend speculation play, be ready to adjust your plan if the stock is not behaving as per your expectation. No intention of holding this stock for dividends. It's just me. Okay, so ayaw niya nung around 35% na dividend dito kay IDC. Okay, ano pa tayo ng isa? Gap engulfer. Sabi niya IDC bought additional 5,000 shares at 7.09. So, meron pa rin nagbubodega dito guys kasi nga ini-expect natin magandang short-term movement na ito kasi lalo na meron siyang 35% na stock dividend. So, yun nga lang sabi natin, be prepared sa price adjustment na ito dahil for sure mag-a-adjust yung price niya dahil sa laki ng stock dividend na ibibigay niya. Okay, so yun yung short-term bias natin para dito kay IDC. Next naman natin si FNI. So, kahapon nga ang naging bias natin kay FNI is positive siya kasi nga maganda yung RSI niya kahapon tapos meron siyang medyo malaking buying volume dito na nakita. Tapos yung catalyst natin is yung kanyang earnings. So, medyo maganda ang kanyang third quarter earnings. Tapos yung price movement is ascending yung movement ng kanyang price. So, kaninang umaga nung nag-start to is nag-up up kagad siya sa 1.9. Pero pagdating naman ng hapon, tingnan natin yung kanyang 5-minute chart. So, opening pa lang ng bell natin is nasa 1.9 na siya. Kaya lang, pagdating ng hapon, siguro nagkaroon ng initial na maliit na profit taking dito. Tapos, bago siya mag-close, hinatak pataas naman yung kanyang presyo. So, ang lowest point niya is 1.82. So, palagay ko may mga nagbenta dito kay FNI. Okay? So, in the short term, so, okay pa rin sa akin itong si FNI kasi yung selling volume naman natin is hindi ganun kalaki kumpara sa buying volume natin kahapon. Tapos, nagkakaroon ng ascending base pattern itong si FNI. Pero, tingnan natin, in short term, kung i-compare mo yung mga resistance points niya, so meron siguro tayong maikling trading range, so around 4% dito kay FNI. So, tignan natin ang public sentiment dito kay FNI. Okay, so meron siyang maliit na foreign buying, around 35K. So, lahat ng MAs niya ay positive, pero yung mga indicators natin ay nasa neutral side. So, ayun. So, in accumulation mode pa rin ang mga foreigners dito kay FNI. Siguro may ina-anticipate sila dito. Ha? So, almost more than 2 weeks na silang nag-accumulate ng shares. Okay? So, hanapin natin yung public sentiment. So, kay Loy G. Salcedo. So, mukhang may pinopromote siya na libro ni Mark Minervini. So, okay. So, sabi naman ni Spy D, FNI. So, yellow yung mga indicators niya. So, siguro nag-aantay din siya ng positive dito kasi yung snapshot niya is green si FNI. Okay. So, hanap pa tayo. Sabi ni RK Trader, nagbenta kanina, naghabol sa closing Star Alliance, iba ka FNI. So, meron nagsusupport, may nakikita siya na foreigner siguro na nagbabay dito kay RK Trader. Okay? So, in short term, may konting upside itong si FNI. So, punta tayo sa ating last dito sa part 1 ng ating top trending stocks. So, si PIP. So, plinat ko na rin yung mga charts niya, yung mga trend lines niya kanina. Actually, yung maganda sana yung yung trend lines na itong si PIP, guys. Kasi kung titignan mo, yung downtrend na trend lines niya is na-break niya nitong last 2 days. So, yun nga lang, nauntog siya doon sa ating MA100 at biglang nag-down yung kanyang, na-depress yung kanyang price. So, tingnan natin. So, ayun nga. So, meron siyang negative earnings, negative 102.6%. So, dahil sa negative yung earnings niya, nagbintahan yung mga investors natin dito kay PIP. So, ang laki ng gap down niya. So, umabot ng negative 14.53% yung movement ng ating price. So, actually, umabot siya ng negative
negative 16.8%. So, ang laki ng lugi kung naipit ka dito sa stock na to. Maganda na sana siya kasi yung pati yung RSI niya is nagsimulang umakyat. Tapos, tingnan natin, no? Meron siyang 3 days accumulation ng price. So maganda sana siyang trading setup kasi nga medyo nakalampas siya dito sa resistance line natin. Pero yun nga, dahil sa negative earnings, biglang nag-sell down itong CPIP. So, actually, no, bandang hapon lang yata ito nangyari. Ah. So, yung biglang pag-gap down niya. Yeah. So, nung bago mag-closing, biglang nag-sell na yung mga investors natin kay PIP. So, sa ngayon, nandito siya sa ating resistance line dito. So, hopefully, mag-hold siya kasi ang laki ng breakdown niya. So, kung hindi siya mag-hold, dito yung susunod na resistance line natin, which is pwede ka mag-down dito ng 6%. So, hopefully, mag-recover ang price ni PIP kasi hindi maganda yung kanyang candles ngayon. So, ini-expect natin in coming days, mahihirapang umakyat tong si PIP. Okay, guys. So, yun yung ating first 5 na top trending stocks dito sa Investagrams. Salamat po sa inyong panunood at pakikinig ulit.